Mga ka-farmer, alam mo ba kung bakit minsan kahit pareho kayo ng kapitbahay mo ng lupang sakahan, abono na ginagamit at variety ng palay ay mas mataas pa rin ang kanyang ani? Isang dahilan ay ang binhing ginamit. Doon pa lamang ay malaki ang pagkakaiba. Kaya dito rin nakasalalay ang iyong ani. Sabi nga ng mga scientist sa Philrice, the seed determines the harvest. Kapag maganda ang binhi, maganda ang simula. Kapag mahina ang binhi, kahit anong abono o patubig, sayang lang. Marami sa mga magsasaka ang umaasa sa kung ano ang usong binhi sa kanilang lugar o kung anong libre. Pero hindi nila alam na yan pala mismo ang dahilan kung bakit mababa ang ani natin taon-taon. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nakaraang video ay pinag-usapan natin kung anong gagawin mo kapag tumumba ang palay mo. At kung gaano kalaki ang pagkakalugi nito kung tumumba sa flowering stage, sa milking o sa dough to maturity stage. At sa episode na to, pag-uusapan natin ang pinaka-importanting desisyon bago pa man magsimula ang taniman, ang pagpili ng tamang binhi ng palay. Hindi lang ito basta pagpili ng variety, ito ay kaalaman at diskarte na sinusunod ng tunay na mga experts pagtatanim ng palay. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Patapos na ang anihan at kailangan na naman nating maghanda ng binhi sa susunod na cropping. Pero, paano nga ba pumili ng tamang binhi ng palay? Base sa lugar, panahon, pagtatanim at klase ng lupa. Upang matiyak na malaki ang ani at kita at sulit ang pagod. Kaya, malalaman din natin kung paano malalaman kung tunay o certified ang binhi. Paano gumawa ng germination test bago magtanim. At paano maiwasan ang 10 karaniwang pagkakamali na nagiging dahilan ng mababang ani. Lahat ng tips na maririnig mo rito ay 100% validated at sinusunod mismo yan ng Philrice, ng DERCF at ng ERI. Kaya siguraduhin mong tapusin ito hanggang sa dulo dahil bawat hakbang na ipaliliwanag ko ay may direktang epekto sa kita mo. Ayon sa pag-aaral ng Philrice, halos 60% success ng harvest ay nakasalalay sa kalidad ng binhi. Ibig sabihin, kahit pareho kayo ng pataba, kung certified seeds ang gamit mo, kaya mong magdagdag ng 10 to 15% na ani kumpara sa farm seed o sariling gawang binhi. Sa isang hektarya, pwede na itong magbigay ng dagdag na 4 to 6 na sakong palay sa bawat ani. Kaya ngayon, alamin natin ang 10 malaking pagkakamali sa pagpili ng binhi. Una, maling variety para sa lugar. Ito ang una sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magsasakay, ang pagpili ng maling variety. Sigurado ko marami sa atin ang nagkakamali dito. Marami ang bumibili ng binhi dahil maganda raw o yung mga ginamit ng iba. Pero hindi nila tinitingnan kung tugma sa kondisyon ng kanilang lugar. Ang mga variety ay may kanya-kanyang katangian. Halimbawa natin, ang mga pinagpipilihan ko ditong binhi ay NSIC 402 at RC18. Ang RC402 tubigan ay short duration variety. Umaabot lang ito ng 107 to 114 days bago anihin. Kaya perfect ito sa mga irrigated lowland na may sapat na patubig. Samantala, ang RC18 ay mas matagal pero mas matibay sa tagtuyot. Kaya bagay ito sa mga upland o mga rain fed areas. Kapag nagkamali ka ng variety, malaking epekto agad sa ani. Pwedeng bumaba ng 20 hanggang 30% kung mali at hindi tugma sa klima. Kaya mga ka-farmer, kung gusto mo ng ganito mga content, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel. Dahil ito talagang layunin natin, ang matulungan ang mga maraming mga magsasaka at makapagbigay ng kaalaman upang mapataas ang kanilang ani. Mistake number 2 ay ang hindi gumagamit ng mga certified seeds. Ito ang pangalawang pagkakamali ng mga magsasaka ay ang hindi paggamit ng certified seed. Marami pa rin umaasa sa sariling ani o binhi ng kapitbahay. Ayon nga sa datos ng DERCF, ang certified seed ay may mas mataas na pureness, vigor at germination rate. Sa mga field demo nila, umaabot ng 10 to 15% ang dagdag na ani kapag certified seeds ang ginamit. Ang certified seeds kasi ay may tag mula sa NSIC o Philrice na nagsisiguro na ito ay dumaan sa tamang proseso ng pagsusuri at malinis sa sakit at walang halo. Kung wala kang access sa certified seed, pwede ka pa rin maglinis o mag-purify ng sarili mong binhi. Pero, dapat may germination test at maayos ang pagkakaimbak.
Ano nga ba ang pinagkaiba ng hybrid at certified? Ang hybrid rice ay binhi na combination ng dalawang klase ng palay para mas mataas ang ani. Pero hindi pwedeng itabi para gamitin ulit. Halimbawa nito ay ang RC-140, RC-154 at RC-222. Samantalang ang certified inbred seed ay nasuri at kinilala ng Pil Rice o INSEC para siguradong malinis, mataas ang germination rate at mas mura at pwedeng gamitin ulit sa susunod na taniman. Halimbawa nito ay ang RC-10, RC-402 at RC-216. Kaparmer, pwede bang pakilike mo ang video na to? Dahil bawat like ay mas maraming mga magsasaka ang maaabot pa natin, maabot ng video natin at matutulungang matuto at maiwasan na nilang malugi sa susunod na cropping season. At pwede bang i-comment mo na rin, kaparmer, kung anong palay o anong variety ng palay ang ginagamit mo or yung pinakadabis na gamitin sa lugar ninyo. Pangatlong pagkakamali ang halo-halong variety. Ito ang pangatlong problema, ang paghahalo-halo ng variety. Kapag magkahalong variety kasi, hindi sabay-sabay ang pagtubo at pagkahinog ng mga bunga ng palay. Kaya magiging resulta, hirap ka sa pag-aabuno. Hirap ka rin makontrol ang mga pest katulad ng rice bug. Kapag may unang lumabas, ito ang atake ng rice bug. Kaya kapag may huling lumabas, yun ay mapupuruhan. Halimbawa, ang simpleng paghahalo ng RC-18 at RC-402 ay magdudulot ng hindi pantay na maturity. Ang iba hinog na, samantalang iba kilaw pa. Kaya dapat isang variety lang kada hektarya o kada cropping. At siguraduhin mong galing yan sa isang batch ng binhi o hindi iba-ibang pinanggalingan, isa lang ang pinanggalingan. Or pwede ka namang bumili sa mga accredited seed grower. Tingnan mo ang butil at dapat pare-pareho ang hugis at kulay nito. Pangapat na malaking pagkakamali ay ang luma o mababang germination rate ng mga binhi. Ang ikaapat ay ang madalas kaligtaan, ang tagal ng binhi sa imbakan. Habang tumatagal kasi ang pagkakatago, bumababa ang germination rate. Kaya bago natin itanim, gawin natin ang germination test. Paano nga ba ito gagawin? Simple lang ito. Kumuha ng 100 butil ng palay. Ilagay sa basang tisyo o sa tila. Takpan at iwan ng 7 araw. Pagkatapos, bilangin kung ilan ang tumubo. Kung nasa 85% pataas ang tubo, maganda pa. Kung nasa 70 to 84%, pwede pa. Pero dapat dagdagan mo na ang seed rate o dami ng itatanim mo. Kapag mas mababa sa 70%, palitan mo na yan. Dahil ang test na ito ay tinuturo mismo ng Pil Rice Seed Science and Technology bilang standard practice. Panglima, may dalang sakit o peste yung ating mga palay, yung tinatawag na seed-borne diseases. Ito ay isa sa pinakamalaking pagkakamali ang hindi natin agad nakikita ng mata natin. At ito pala, may mga dalang sakit ang binhi. Maraming seed-borne disease tulad ng bacterial leaf blight, blast at tungrovirus ang pwedeng manggaling mismo sa binhi. Kaya mahalaga ang seed treatment. Sa pag-seed treatment, gumamit tayo ng tamang fungicide o insecticide bago itanim ayon sa label. Halimbawa, ang Pil Rice ay nagre-recommenda ng carbosin-based treatment para sa blast prevention. Tandaan lang natin na huwag tayong susubra sa dosage at siguraduhin pantay ang pagkakahalo. Ang solusyon dito ay itreat ang binhi bago itanim. Gamitin ang tamang fungicide o insecticide ayon sa label. Walang susubra, walang kukulang. Pang-anim na pagkakamali ay ang maling seed rate. Ngayon, pag-usapan natin ang tamang seed rate kung magsasabog tayo, magta-transplant, gano'n naman karaming binhi ang kailangan nating ihanda. Ayon sa Pil Rice Manual, para sa inbred rice, sapat na ang 40 to 60 kilo kada hektarya. At para sa hybrid naman, 15 to 20 kilos lang. Pero kapag sabog tanim naman ito, tinatawag na broadcasting, ang inbred rice ay nasa 60 to 80 kilos per hektar at ang hybrid rice naman ay nasa 20 to 25 kilos per hektar. Kapag sobra kasi ang seed rate natin, magiging makapal ang tanim natin na mapalay at magagawan sa nutrients at sa sikat ng araw. Kapag kukunti naman o manipis naman ang ating pagkakatanim, sayang ang lupa at mababa ang bilang ng productive tillers. Dapat nakabase ang rate sa germination result na ginawa natin kanina. Halimbawa, kung 80% lang ang germination rate, dagdagan mo ng 10 to 15% ang seed rate o yung dami ng pagkakatanim.
Dako tayo sa pitong pagkakamali ay ang mali o maruming imbaka ng ating mga binhi. Isang malaking dahilan kasi ng mababang ani ay ang maruming storage. Ang binhi ay dapat fertile, kaya kailangan ng maayos na imbakan. Dapat tuyo, malamig, at maaliwalas na lugar. Ang Pelrice ay gumagamit ng hermetic super bags na nakakatulong upang mapanatiling mataas ang viability ng binhi hanggang sa 6 na buwan. Kung wala ka nito, pwedeng sealed plastic drum, basta tuyo ang laman. Laging lagyan ng label, variety batch number, at pisa ang pagkakatago para mamonitor mo kung kailan mo ito pinakamainam itanim. At pangwalo ay ang late planting o mali ang timing sa pagtatanim. Hindi rin pwedeng isang tabi ang timing ng pagtatanim. Kahit certified ang binhi mo, kung mali ang panahon, mahina pa rin ang resulta. Dapat ay nakabase sa local cropping calendar at rainfall pattern ng area mo. Sa mga irrigated areas, 2 cropping seasons ang ideal. Dry season from November to April at wet season naman from May to October. Sa rainfed naman, dapat mas maaga ka magtanim para iwas tagtuyot. Timing is everything in rice farming. Ito ang nagtatakda ng tagumpay at pagkabigo mo sa iyong cropping. Kaya dapat planuhin ang tanim base sa rainfall pattern ng area mo. Dahil ang timing equals ani. Number 9 ay masyadong nakaasa sa hybrid. Marami rin ang nagdadala ng hype sa hybrid seeds. Totoo, mas mataas ang potential yield ng hybrid. Pwedeng umabot ng 7 to 8 tons per hectare sa tamang management. Pero ayon sa IRI at Pelrice trial, kapag hindi sapat ang abono, patubig at pest management, mas mababa paminsan ang ani ng hybrid kaysa sa certified inbred. Kaya dapat mong suriin ang kakayahan mo sa inputs bago mag-hybrid. Ang hybrid ay para sa mga magsasakang handang mag-invest ng tamang technology at capital. Kung limitado ang resources mo, kulang ang capital, mas praktikal ang high quality certified inbred. Maganda ang hybrid kung kaya mo suportahan ang tamang abono at tubig. Pero kung kulang ang inputs mo, lugi ka pa. Kaya ayon sa data ng Pelrice, ang hybrid na under poor management yield lower than certified inbreds. Kaya bago ka magtanim ng maramihan, subukan mo muna sa maliit na area bago ang full scale. At ikasampung malaking pagkakamali ay ang bumibili ng picking binhi. Marami na sigurong na-scam nito dahil isa pa sa mga nakakapinsala sa ani ay ang pagbili ng picking binhi. Nabiktima ka na ba nito? Ngayon, dahil laganap nga ang online selling, maraming nagbibinta ng certified seeds na binhi. Pero fake pala ang certified seeds mula sa Pelrice o the accredited seed growers ay may NSIC tag na kulay blue o verde, may lot number at barcode. Kung wala nito, huwag mong itanim. Ang picking binhi ay kadalasang may mababang germination, may dalang sakit at halo-halo ang variety. Sa bawat hektarya, pwedeng abutin ng 30,000 ng lugi dahil sa maling binhi. Kapag nakabili ka ng fixed seed, ibig sabihin nito, mababang germination, may sakit at lugi ka talaga sa ani. Dako naman tayo sa madalas na tanong ng mga magsasaka. Ito ay mga simpleng tanong. Halimbawa na lang, alin ang mas maganda, RC18 o RC402? Kapag man ang sagot dyan ay, depende yan sa area mo. Kung upland o madalas tuyo, RC18 ang piliin mo dahil drought tolerant ito. Kung may patubig at gusto mong mabilis ang turnover, RC402 ang maganda. Pero kung gusto mong malaman kung anong binhi ang gusto mong itatanim, mayroong isang app, ang Binhing Palay app, na pwede mong i-download at pwede mong gamitin kahit offline. Meron akong video niyan, pwede mong panoorin pagkatapos din ang video na to. Pangalawang tanong ng mga magsasaka ay, pwede bang farm sieve seed o gawang binhi mula sa ating palayan? Kaparmer, pwedeng-pwede yan. Basta purified at mataas ang germination rate. Pero certified pa rin ang pinakamainam. Pangatlong tanong, paano mag-seed treatment? Paano ba ito gagawin? Simple lang, 1 kutsarang treatment per kilo ng binhi. Haluin ng pantay at hayaang matuyo bago ibabad o itanim. Pangapat na tanong, paano malaman kung fake ang nabiling binhi? O katulad sinabi natin kanina ay tingnan ang NSIC tag.
at lot number. Kung wala, huwag ka nang sumugal. Yan mga ka-farmer ang madalas na tanong ng mga magsasaka. Isang magandang halimbawa nito ang nangyari sa Barangay San Jose sa Palawan. Magkatabi lang ang lupa ni Mang Ben at ni Mang Tonyo. Parehong lawak, parehong patubig, parehong abuno. Kaya pag-ani nila, si Mang Ben ay nakakuha ng 6.2 tons per hektar. Samantalang, si Mang Tonyo ay 4.1 tons lang. Parehong gastos, pero 30,000 ang diferensya kada hektarya. Doon mo makikita ng tamang binhi ay tunay na puhunan at hindi gastos. Bago tayo magtapos, mga ka-farmer, tandaan lang natin ang mga sumusunod para maging matagumpay tayo sa pagtatanim ng palay. Ang pagpili ng tamang binhi ay hindi basta pagpili lang. Ito ay resulta ng tamang impormasyon, maayos na pagsusuri at disiplina. Alamin mo na ang klima at lupa mo. Pumili ng variety na tugma rito. Siguraduhin na certified o tested ang variety. Gawin ang germination test, i-treat laban sa sakit, sundin ang tamang seed rate, ayusin ang storage, at itanim sa tamang panahon. Huwag kang padadala sa uso. Ang diskarte ay dapat nakabase sa datos at karanasan ng mga expert. Mga farmer, kung marami kang natutunan ngayon, i-like mo na agad ang video na to at i-share mo na sa mga group chat, kapitbahay, sa Facebook group para sabay-sabay tayong matuto. Mag-subscribe ka na rin dito sa DDT Nature Farm Channel para sa mga susunod na video. At kung hindi mo pa alam kung paano nga ba pipili ng tamang binhi, ay meron akong video na kung saan ituturo ko sa inyo paano gamitin ang binhing palay apps at paano ito makakatulong sa iyo ng malaki. Tandaan lang natin ka-farmer, ang tamang binhi ay parang desisyon sa buhay. Kapag tamang simula, tama rin ang magiging ani. Nakaraan ay tinalakay natin kung ano ang gagawin kung natumba ang palay mo. Pwede mo itong panoorin kasunod ng video na to dito sa DDT Nature Farm Channel, kasama mo sa bawat hakbang ng tagumpay sa palayan. Tamang kaalaman, tamang ani, tamang kita dito sa DDT Nature Farm Channel. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!